Alhamdulillah. Ngayon po, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin wa ba'd. At muli po, ito'y Friday na ito ay every Friday na ginaganap bilang hinanda sa ating mga mahal na kababayan upang magbigyan ng resulta. Oo, sagot sa kailangang mga katanungan hinggil sa Islam, sa Muslim at sa bansang ito, alhamdulillah. Ito po si Brother Ibrahim Romas. Meron po siyang hinandang paksa at ating pong paghalu-halu ang pagsamasamahan. At nawa ay mapakinabangan natin at maisabuhay ng maayos bilang baon habang tayo ay nandito. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum biksan ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang 2 weeks ago, ang aming subject na yung your God is stupid, umabot ng 21,000, just 2 weeks lang, umabot ng 21,000 na nanonood. So alhamdulillah, for 2 weeks, mayroon kang audience sa Facebook and YouTube na 21,000. It's not a joke, okay? So maraming nagko-comment. Ngayon naman mga kapatid, ang aking pong paksang tatalakayin, papapatunayan ko na si Jesucristo, ang dala-dala niya ayon sa Biblia ay Islam. Ang dala-dala ni Jesucristo, hindi Jehovah's Witness, hindi Romano Katoliko, hindi Iglesia ni Cristo, hindi Christianity ang dala ni Cristo. Kundi ang dala-dala ni Cristo ay Islam, katuruang Islam. Ang akin lamang hinihingi o pahintulot sa aking mga kapatid na nanonood na kung ano ang Arabic, tingnan natin sa Tagalog or tingnan natin sa English. Example, Islam. Ano bang kahulugan ng Islam? Bago natin na mapapatunayan na si Jesucristo ang dala-dala niya ay Islam, ang tanong ngayon, ano bang ibig sabihin ng Islam? Ayon sa mga diksyonaryo or ayon sa mga Muslim, tanungin nyo sila. Ang Islam, ibig sabihin, submission. Submission. Pag-surrender, sumusurrender ka. The linguistic meaning is surrender. The literal meaning sa kahulugan ng Islam is peace. English, peace. Sa Tagalog ay kapayapaan. Ang dala-dala ni Jesucristo ay kapayapaan. Ayon dito, Juan 14:27, ayon ni Cristo. Ha? Ni Cristo ito, tingnan mo. Ang salitang kapayapaan ay Islam. In English, peace. Anong sabi ni Jesucristo? Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Period. Sabi ni Jesucristo, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. In English, I leave you peace. Iniwan ko sa inyo ang kapayapaan. Continue. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Grabe sa Tagalog ito. Mabagabag. Mabagabag. Huwag kayo nito magabag dong ang inyong kalooban. Ulitin ko sa Tagalog. Sinabi ni Jesucristo, ha? Ito ay Islam, sabi ni Jesucristo, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Period. Ang aking kapayapaan, kapayapaan Islam, English peace. Oh, ang binibigay sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay sa mundo. Huwag mabagabag. Nawala ng pagkabisaya ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Oh, sabi ni Jesucristo, iwanan ko sa inyo ang Islam, iwanan ko sa inyo ang kapayapaan, iwanan ko sa inyo ang peace. Sabi mo pala, hindi. Biblia yan eh. Juan 14:27. Ano pa? Si Jesucristo at ang mga Muslim. Ang mga Muslim, pag magkita-kita ang mga Muslim, ano? Khalil, assalamu alaikum. Pag magkita-kita ang Muslim, gabi, araw, umaga, assalamu alaikum. Magkita-kita ang Kristiyano,
Good morning. Hi. Hello. Good afternoon. Good evening. Kristiyano yan. Pero ang Muslim magkita-kita, Assalamu alaikum. Ano yan sa ano? Ano yan sa Tagalog? Nasa inyong kapayapaan. Tingnan natin kung si Jesus Cristo nagsabi ba ganyan. Lucas 24, versikulo 36, sabi ni Jesus Cristo, at samantalang kanilang pinag-uusapan, ito sa Biblia, nagsabi sa Biblia, at samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila. Sino yung tumayo? Si Jesus Cristo. Tumayo sa gitna nila. At sa kanila ay nagsabi, kapayapaay, sumainyo. O, salamu alaikum. Oh, very clear. Sabi ni Jesus Cristo, salamu alaikum. Another, Juan 20, versikulo 21. Sabi ni Jesus Cristo, sabi sa Biblia, sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ay sumainyo. Assalamu alaikum. In Arabic, assalamu alaikum. In Tagalog, kapayapaan ay sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinugo ko kayo. Very clear, sabi ni Jesucristo, kapayapaan. Assalamu alaikum. Sabi niya, hindi raw. Eh, kung si Jesucristo ay Kristiyano, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Hindi naman ganun eh. Sabi niya, assalamu alaikum. Sa Tagalog, kapayapaan ay suma sa inyo. Oh, sinong naggamit niyan ngayon? Di mga Muslim lang. Okay. Juan 20, versikulo 26. Sinabi sa Biblia, New Testament. Muli nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. At kasama nila si Tomas, dumating si Jesus nangapipinid. Mabigat ito na Tagalog. Ano bang ibig sabihin? Nangapipinid ang mga pinto. Nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ay suma sa inyo. Assalamu alaikum. Hindi mo sinabi niya na good morning, good afternoon, magandang gabi. O sa Cebuano pa, may buntag dong, may hapon, wala man. Ha? Assalamu alaikum. Muslim talaga. Ano bang ibig sabihin ng another meaning of Islam? Maliban sa kapayapaan, anong ibang kahulugan ng Islam? Ang ibang kahulugan ng Islam, pagsunod, pagsuko. Tingnan natin kung si Jesucristo sumusunod rin at sumusuko rin sa Panginoon. Mateo 6, versikulo 10 sa Biblia. Dumating nawa ang kaharian mo. Dumating na nga ang kaharian mo. Sino yun? Sinabi ni Jesus mo. Ang Diyos yun. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang kalooban, grabe. Hindi kalooban niya, kundi kalooban mo. Diyos ko, kalooban mo. Ang ibig sabihin, you submit, you surrender to the will of God. Sa New Testament, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban. Ang ibig sabihin, sinasabi ko, hindi sa aking kalooban, kundi ang kalooban ni Yaong nagsugo sa akin. At very clear, ang kalooban yung nagsugo sa akin. Ibig sabihin, sumusuko siya. Sumusurrender siya sa nagsugo sa kanya. So, yan ang kahulugan ng isang Muslim na tao. Okay. Another. No. Lucas 22, versikulo 42. Na sinasabi, Ama ko, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang sa iyo. Very clear. Na si Jesucristo talaga Muslim. Hindi niya sinusunod ang iyong kalooban, kundi yung kalooban ng Diyos. Yan ang kahulugan pag ikaw isang Muslim. Muslim ka,
sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Pero yung mga Muslim dyan ng gaganso, ha, nang ano dyan, ay, siguro hindi man siguro piki na Muslim, pero makasalanan ng mga Muslim. Ha, hindi nagsasala ng Muslim, ha, siguro Muslim pa rin, pero makasalanan ng Muslim. Pero ang tunay at matuwid na Muslim ay talagang gumagawa, sumusunod, nagsasalita, ha, ayon sa kalooban or batas ng Diyos. Hindi bastos kung mananalita, hindi nagsisinungaling. Ha? Si Jesucristo, paano magdarasal? Pagdarasal ng Kristiyano o pagdarasal ng mga Muslim? Tingnan natin ang Biblia kung paano nagdarasal si Jesucristo. Kagaya ba ng pagdarasal ng mga Muslim o kagaya ng pagdarasal ng mga Kristiyano? Mateo 26, versikulo 39. I will quote in Tagalog. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung bagat maari ay lumampas sa akin ang sarong na ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ah, nagpatira pa. Si Jesucristo nagpatira pa. Maliban na nag-surrender siya sa Panginoon, nagpatira pa pa. Nako, ang magdasal ng Kristiyano, paano? Ha? Jesus is the Lord, the Lord, the Lord, the Lord. Ganun, ha? Tingnan yung mga simbahan, dancing in the church. Ha? May kanta-kanta pa. Sa sabadista pa, ang mayroon pang sabadista ng mga kanta, oh. May, ang mayong higala, si Jesus da gayon, si das, das, di, basun. Ang grabe yung ganyan pa magdasal si Jesucristo? May mga awit-awit? Mayroon pa sa Katoliko, Abi, Abi, Abi na ko. Ah, hindi lang ko padayunong kay mabastos, malain, Abi na ko. Di na lang ko butang nagdiretso kay malain man, Abi, Abi, ay na lang. Ha? Ganun ba si Jesucristo? Abi, Abi. Ang katunta Abi, alam mo ang Abi? Abi Maria, Abi, meaning Father. Abi, Aba, Abo, Father. Tapos ang kasunod, Maria. Na ano ba yun? Oh? Pag sanayin mo yung Abi, ang ibig sabihin sa Hebrew, Abi, ang ibig sabihin lalaki yun. Huh? Aba, Abo, Abi, yan ay kasunod yan, dapat lalaki. Abi, Maria. No. Kung bisaya, Abi, Abi, nakog, dilin ako, tritsuhon kay malain man. Sa numero, 16:4, si Moses nagpatira pa rin, nagdasal si Moses, nagpatira pa. Paglibing ni Jesucristo, ang paglibing ni Kristo, paglibing ba ng mga Kristiyano o kagaya ng paglibing ng mga Muslim? Buklatin naman natin ang Biblia. Kasi kung bubuklatin ko dito sa Quran, buklatin ko sa Hadith, at sa mga Muslim yan eh, sa mga muklo yan eh, walang epekto yan sa amin. So I am forced and obliged to open the Bible. Ha? So wag, hindi naman Bible ito, kay cellphone naman, pero na-aris ko na dito. Kung diskumpiyado kayo, buklatin yung Bible ninyo. Nilibing si Jesucristo, ayon ba sa paglibing ng Kristiyano or ayon sa paglibing ng mga Muslim? Mabasa. Mabasa ito sa Juan 19:40. Mabasa rin sa Mateo 27:59. Sa Marcos 15:49. At saka sa Lucas 23:53. Ito ang nasabi. Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ang mga kayong lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglibing nila. Kagawa ng holiday. Alam mo ang Hudyo, tribo yun. Tribo. Kagulian ng mga Hudyo tungkol sa paglibing at mga Muslim, kasi ang mga Muslim ngayon mga Arabo. Sa pangangayon, ang mga Muslim Arabo. Pero sa kapanahonan ni Jesus, ang Muslim, Hudyo. Ang mga Muslim, sa kapanahonan ni Moses, Hudyo. Mga Hudyo sila ang tribo, pero mga Muslim sila. Nang ibig sabihin, sumusunod sila sa kagustuhan ng Diyos. Paano daw nilibing? Binalot. Binalot nila ng mga kayong lino. Ang iba naman sa Bisaya, sa tila, panapton na lino. Sa Bisaya, panapton. Wala mo ito yung Bisaya dere. Okay? Sa English, tingnan natin sa English. Sa English dito. Oh.
The burial of Jesus. In English. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. Binalot. Binalot. Paano mamatay ang Muslim? Binalot. Pabanguhan. Paano mamatay ang Kristiyano? Binalot. Nakakita ka ng Kristiyano, binalot, mamatay? Hindi. Lagyan ng barong Tagalog, lagyan ng Amerikana, parang si Trianis na ka-Amerikana. Ang gandang sapatos. Ha? Parang pupunta sa baylihan, may bulak pa sa ilong. Hindi naman binalot eh. Sinong Kristiyano na binalot inilibing? Ang Kristiyano ngayon, dahil social na, sinusunog. Sinusunog ngayon ang Kristiyano pag namatay, sinusunog ngayon kasi social na eh. Dahil inilagay lang sa posporo. Sabi nito, itong lula ko, sunog na. Ha? Social na eh. Abo na lang ang dinadala. Pero ang hindi social ay dinadala sa funeral parlor. Ang Kristiyano pag namatay, dinadala sa funeral parlor. Sa Muslim, pag namatay, linisan, balutin, papapanguhan, diretso dala sa libingan. Diretso sa libingan. Hindi na ikarga-karga na tingnan mo yung mga pare sa atin na walang hiya. Nagdala-dala ng kabaong. Nasa kalsada. Nandun sa kalsada. Ha? Demonstrate pa. Tapos sa Muslim, hindi. Kung totoo kayo nga sumusunod kay Kristo, yung kabaong ninyong mamahalin, dinala sa kalsada, ilibing na yung kabaong. Kung di kayo, ilibing. Eh, dinala-dala, naghihiram lang kayo ng kabaong, galing sa funeral, tapos isauli naman ninyo. Eh, kung totoo nga may patay dyan, di dalhin nyo diretso, ilibing ninyo. Huwag nyo ilagay sa kalsada. At pahiga-higa pa kayo pa drama-drama. Eh, mga pari pa kayo. Ha? Mga pari. Kayo mga pari, kapari. Karamihan yung mga bakla. Ha? Mayroon ako prohibited ito, mga bakla, mga bispo ninyo. Pati papa nyo, mga bakla. Mayroon pa yung rapist or mga skandal, mahilig kayo sa sausaw. Ha? Ganun ba? So, si Jesus Cristo, nagsasausaw ba? Ay, ito nagagalit na po tuloy. So, dito pinapapatunayan sa matanda na ito, nga si Jesucristo ay ayon sa Biblia, Islam ang kanyang dala, namatay siya, nilibing siya, ayon sa Biblia. Hindi ayon sa Quran. Dahil ang ayon sa Quran, hindi man siya namatay. Si Jesucristo ay hindi namatay ayon sa Quran. So, ayon sa Christianity, namatay si Jesucristo, pero Muslim pa rin, binalot sa tila at pinabanguhan. At kung si Jesucristo magkita-kita, assalamu alaikum. Sinasalam niya, hindi good afternoon. Good morning. Hi, hello. Hindi. Ang kapayapaan ay binigay ko sa inyo. Ang Islam ay binigay ko sa inyo. Hindi naman sinasabi ni Jesucristo, Romano, Katoliko, ibinigay ko sa inyo. Ha? Iglesia ni Cristo, ibinigay ko sa inyo. Iwanan ko kayo ng Jehovah's Witness. Kung hindi, ang iniwanan ni Jesucristo, walang iba kundi Islam. Kung bagang sa literal na kahulugan, kapayapaan. Kung sa linguistic meaning, pagsuko, pagsunod sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. Dito lang ako magtapos. Ibigay ko ni Ustad Jamal ang mikropono. Baka mayroon silang mga katanungan.